Isa naman pong magandang araw sa inyong lahat. Tayo po ay dadako naman sa ating pag-aaral tungkol sa Module 3 na may titulong Identifying and Addressing Needs. Dito po natin malalaman kung ano-ano po ang mga pangangailangan natin sa oras ng sakuna, trahedya, o maaaring sa panahon ng pandemya. May tanong po ako sa inyo. Kung magkakaroon man ng sakuna, trahedya o pandemya, nakahanda ka ba? Hindi natin alam kung kailan ito darating. Pero makakapaghanda ba tayo? Opo, maari po tayong makapaghanda. Saan ka naman pupunta? Dapat alam mo kung saan ka pupunta sa oras ng pangangailangan. Kaya naman po, sa una po nating activity ay kinakailangan ilista mo yung mga organisasyon na kinakailangan mong kontakin sa oras ng pangangailangan. Narito po sa kaliwang bahagi yung mga organisasyon na kinakailangan mong matawagan at kinakailangan hingian ng sangguni. Kaya naman, sa ating activity, alamin ninyo ang contact number ng mga organisasyon na ito, kanilang address, at sino yung maaring maging contact person dito. Bibigyan kayo ng guro ninyo ng oras para matapos ito. Kung natapos na ninyo ito, maaari ninyo itong idikit sa inyong mga notebook o idikit sa inyong refrigerator o malapit sa pinto para naman madali itong makita. Para naman po sa ating activity number 2, maaari po ninyong ilista yung mga pangkaraniwang pangailangan natin habang mayroong pandemya. Bibigyan kayo ng guro ninyo ng oras para matapos ito. Ano-ano ba yung mga bagay na kinakailangan natin kapag ka mayroong pandemya? Dapat natin maihanda yung mga listahan na ito. Para sa mga susunod na panahon, ay alam na natin kung ano ang ating gagawin. Narito naman po ang mga halimbawa ng mga pangkaraniwang pangailangan sa oras ng pandemya at paano tayo makakapunta sa kanila o paano tayo makakuha ng mga ganito. Siyempre, sa relief goods, mayroong mga nagdo-donate. Maaring galing ito sa ating barangay, kay galing kay mayor, o galing naman sa DSWD. Selling of products and goods, kapag kayong, siyempre, dahil yung mga magulang natin maaring nawala ng trabaho, kaya naman ito yung magiging paraan mo para magkaroon ng pangkabuhayan. At dapat na kapag tayo ay nagtitinda na, maaring online, dapat mayroon tayong permit galing sa barangay na maari tayong lumabas. Transportation within your area. Dapat ay mayroon din tayong quarantine pass para kapag pupunta tayo sa grocery, sa marketplace, sa supermarket o sa pharmacy store ay maari tayong mapayagan na makalabas. At syempre, dapat mayroon tayong face mask at ngayon nare-required na rin na magkaroon tayo rin, gumamit na rin tayo ng face shield. Transportation outside your city or municipality. Isa rin yan sa mga problema na kinakaharap ng maraming mga Pilipino dahil marami sa atin ang na-stranded. At kinakailangan mo pa na bago ka makaalis ng Pilipinas o makaalis ng iyong lugar ay dapat ikaw ay COVID-free. Kaya siguraduhin muna na ikaw ay maaring ikaw ay makalagpas sa mga requirements para hindi tayo maabala at ma-stranded. Cash assistance or social amelioration program. Ito po ay binibigay ng DSWD.
na nagbibigay ng mga cash assistance para sa ating mga mahal sa buhay na nawalan ng trabaho. At cash assistance para naman sa mga OFW na binibigay naman ng dole. Para naman mabigyan ng pagkakataon ang ating mga OFW na mabuhay sa abroad. Narito naman po ang mga listahan ng mga pangkaraniwang pangailangan ng mga survivors pagkatapos ng trahedya or ng pandemya. In general, syempre kapag ka ikaw ay naging isang survivor, hinahanap natin yung mga mahal natin sa buhay sapagkat sila yung maaaring makapagbigay ng medical assistance sa atin. Sila yung mga makakapagbigay ng aruga para sa atin. Food and water, ito ay isa rin sa mga pinakakailangan. Yung pagkain natin dapat sapat at ang tubig natin ay kinakailangan na malinis. Nang mga ilang araw, dapat ito ay tatagal ng 7 hanggang 10 araw o mas mahigit pa. Family goods naman, sa family goods, kinakailangan natin ito para naman tayo ay maging maalwan sa ating pagpapahinga, sa ating pagpunta sa mga shelter, o para na rin sa ating sariling kapakanan. Dapat ay meron tayong itong mga nakahanda. Maaring kumot, flashlight, okay, mga disinfectants natin, alcohol, para hindi rin tayo adapuan kaagad ng mga sakit. Kung kayo naman ay may mga sasakyan, yung fuel na gagamitin, dapat ito ay sapat. Dapat napaghandaan mo na meron ka nito sa loob ng iyong sasakyan, mga extra fuel. At syempre, para na rin sa pagluluto natin. Yung mga shelter na maaaring nating mapuntahan, ay isa sa mga mahalaga rin para sa atin. Sapagkat kung halimbawa nasira ang ating tahanan, natupok ng apoy, nabaha, ito yung mga temporary shelter na maaari nating puntahan sa oras na wala tayong ibang matutulugan o matutuluyan. At sa form na ito, para sa inyong activity number 3, isipin ninyo sino-sino ang mga kapamilya ninyo, mga kamag-anak ninyo, kaibigan ninyo na talagang nangangailangan ng tulong. Isulat ninyo sa format na ito at ano-ano yung mga pangailangan na talagang kailangan talaga nila. At kaninin ninyo sila maaring maipagkatiwala. Bibigyan kayo ng guro ng oras ninyo para matapos ito. At bago po magtapos ang ating pag-aaral sa araw na ito, tatanong ko sa inyo, bakit mahalaga na malaman ng mga ganitong impormasyon? Bakit nga ba? Ano ba yung halaga nito para sa atin? Makakatulong ba ito para sa atin? Iiwan ko na sa inyo ang kasagutan. Pero bago yon, ay sumulat ka ng talata, paragraph tungkol sa bagay na gagawin mo kapag nagkaroon ng sakuna, trahedya, at pandemya. Isulat mo ang mga bagay na kaya mong gawin at mga bagay na kaya mong mapaghandaan para sa ating mga sarili, maprotektahan natin, mapaghandaan natin ang ating mga sarili sa oras ng sakuna, trahedya, at pandemya. Yun lamang po at maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli!